Galit na galit yung mismong tagapamahala ng buong Gilas program na si Sir Manny Pangilinan dahil sa nangyaring pagkatalo natin laban sa Cambodia, yung mismong host ng SEA Games. Alang na naman hindi magagalit, eh nakakahiya nga naman, tsaka kunwari pa na dinidirty tactics tayo ng Cambodia kahit nga sa 3x3 all outs tayo. Alam ko na mayroon kayong sariling saloobin tungkol sa nakakahiyang pangyayari nito. Pero mga kuis, may narinig akong balita na gagalaw ng araw itong si MVP at papalitan at sisibakin ng araw si Chot Reyes kung ito ang makakabuti para sa ating national team. Lahat ng yan ating pag-uusapan dito lang sa Sports Desk Media. At syempre, pag-uusapan din natin itong natuloy na rumor na si Bolick ay magsasign na nga sa Japan B-League. Alam nyo ba na mas malaki pa ang tatanggapin niyang sahod kumpara sa mga Filipino players doon? Pero bago tayo magpatuloy, kung nais nyo supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sanay na tayo, no? Sanay na tayong marinig yung balita na talo na naman tayo, tapos talo tayo, tapos talo tayo, tapos ngayon talo na naman tayo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi nila, hindi dapat natin i-demoralize yung Gilas kasi lumalaban naman. Hindi naman po sa ganon, pero sobrang nakaka-alarma na nga po ang sobrang pagkatalo natin na na-late reaction po sa Sir MVP sa mga sitwasyon. Dapat, nung natalo tayo sa Indo, dapat dun pa lang may mga hakbang na tayo. Pero ngayon, kahit ganito nang sinapit, ano ba yan? Buti na lang at may kaplanuhan na si Sir MVP. Ayon sa mga sources, sisimulan daw nila sa pagsisibak ng coach at yun dapat ang unang ginawa natin since then para hindi naman tayo masyadong aligaga sa international games. Yung bagong ideas naman, hindi yung puro alibi na nasa learning stage pa tayo. Sa isang banda, sinabi ni Coach Chot na maraming nangyaring hindi maganda sa kanila kasi ang mga players na nagba-back out tapos sa mismong laban pa si JB na dehydrate. Tungkol naman dyan, alam nyo tama si Sir Snow. Pansin ko rin na masyado nilang inaatupag yung isang naturalize, eh pwede naman palang tatlo. Mariosep, kapag SEA Games, pwede naman pala gumamit ng tatlong aliens. Isa pa si JB ay magaling na team player pero hindi mo rin maalis sa isip na talagang may edad na yan. Kapag tumuntong yan ng 37 pataas, paktay tayo dyan. Baka magkakaproblema din in the future. Marami tayong imports na willing magpa-naturalize para sa ating bansa. Yung iba, mas bata pa. Kaya para sa akin, try natin ang ganong kaparaanan. Kapag pure locals tayo, okay rin naman. Ang tanong, stable ba na nandyan sila every game? Sa kabuuan, halos lahat po palpak. Masakit makita na marami tayong hindi magagandang history na naitala at lahat ng yan under Coach Chot. Hindi naman natin siya sinisisi sa lahat ng mga pangyayari pero isa na din yan. Kahit palit coach lang ang mabalitaan ko, medyo guminawa ako ng konti. Salamat na lang sa lahat ng naitulong ni Coach Chot pero dapat po na magpalit na tayo gaya ng plano ngayon ni Sir MVP. Sabi pa niya, napaka-disgraceful daw ng talo natin. Kulang nilang sabihin ni Sir MVP na, pwe, dagdag pa ni Coach Chot, talo daw sila kasi 4 na araw lang daw ang kanilang practice. Hindi nila alam kung paano pang adjustments niyan. Isa pa pa itong SBP, sila po yung tinuturo ni Coach Chot na naglagay sa kanya dyan sa pwesto niya. Teka, ngayong papalitan ni si Coach Chot, sino ba ang dapat ilagay na head coach dito? Ang number one option po ay si Coach Tab talaga, pero medyo mahirap na hakbang yan. Anyway, hihingi naman ulit nilang kamay ni Coach Tab kung okay pa ba. Pero kung ayaw na talaga, switch na sila kay Coach Tim. At si Coach Chot? Abay, syempre kasapi pa rin ng Gilas, pero hindi na yung mismong coach. Dapat kasi may parte talaga siya sa team. Pero tanong ko sa inyo mga kuis, sino ba ang dapat ilagay nila na head coach sa Gilas? Okay, tara, next update naman tayo. Ating pag-usapan itong kay Robert Bolick. Kahit hindi pa man ni-reveal ngayon kung anong team ang pinasukan niya, pero ang team na to ay nag-o-offer daw kay Bolick ng 1.9 million kada buwan. Anak nang, grabe na yan. Ang kontratang ito ay good for 2 years agad. Kaya pala nagkukumahog na si Bolick na umalis. Kung sa bagay, napaka-practical at napaka-wise naman ang desisyon niya. Nung sinabi pa lang niya na gusto daw niya ang Japan, clue na talaga yun. Dapat kasi noon pa niya ito ginawa kaso pinapatapos lang niyang NP contract para hindi masyadong halata. Oh, Maverick, nagpapakipot pa siya oh. May kasama ka na nga. Kung ganito kalaki ang offers ng mga team sa B-League, hindi magtatagal mababawasan ulit ang mga talented players natin. So ang resulta, mas mahihirapan pa tayong kunin sila para sa Gilas. Kung sa stats naman ni Bolick, averaging 18 to 19 PPG, maintindihan mo naman yung presyo niya. Balita ko rin na ang B-League ngayon ay nagtataas ng rate sa mga Asian players na mas bata at skilled. Pero habang tumatagal, binababaan nila kung hindi maganda ang performance mo sa loob ng 2 season. Let's see
kung kaya bang habulin ni Bolick ang mataas na expectation ng isang B-League team sa kanya. Pagkatapos niya maglaro ng 2 taon, pwede na nga siyang magretiro niyan. Sobrang laki na matatanggap niya. 1.9 million times mo yan sa 24 months, depende sa dollar, papalo yan ng mahigit kumulang 50 million. San ka pa? Congrats Bolick at good luck na lang sa mga susunod mong games sa B-League. Hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned pa rin para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko naman ng pa-shoutout. Shoutout naman ako kay Junicio Mercado, Alfredo Etang, Kagad Kasakino, Ayumi's Kitchen, Jane Mananquil, Teddy Landingin, Ernesto Fernandez, sa ating channel member na si Heidi Lanoy, Efren Jokno, Joel Olivario, Ryan Cantilado, Randy Dapitilia, Admond Guzman, Mac Jen Rafa, El Capitan watching from Japan at kay Nina Ignacio.